Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saanman. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw'y nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Panginoong Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso at isip. Kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay na mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon'y batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin,
ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapan ko'y humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko. Sa aking kahirap ay humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang inyong paniwalaan ng aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kaniya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan. Sa pook na nooy unang pinagbibinyagan ni Juan,
Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kaniya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazaredo. Ano ang hawak mo ngayon? May hawak ka rin bang bato para batuhin si Jesus dahil hindi natupad ang iyong pangarap? Babatuhin mo din ba si Jesus dahil hindi siya sumusunod sa gusto mong mangyari? Babatuhin din mo ba ang poong Jesus Nazareno dahil meron kang pinagdarasal at hindi pa iyon natutupad? Wala tayong kaibahan sa mga Hudyong nais batuhin si Jesus kung ito ang ating nasa isipan. Wala tayong pagkakaiba sa karamihang nakikinig sa kaniya pero hindi sumusunod sa kaniyang mga utos. Ito po ang senaryo ng Ebanghelyo. May dalawang klase ng grupo na nabanggit sa Ebanghelyo. Unang grupo ay ang mga tao sa templo na ipinamamalita ni Jesus ang kaniyang ugnayan sa Ama, ang kaniyang pagiging Diyos bilang isang taong sinugo ng Ama para sa iisang misyon. At iyon ay hindi nila kayang paniwalaan. Ito ang unang grupo ng tao, ang mga tao sa templo. He was rejected. He was persecuted. He was ridiculed. Yun bang bagay na ayaw nilang paniwalaan na ang taong kaharap nila ay ang Diyos na siyang nagbibigay linaw sa imahe ng Ama? Ito si Jesus sa templo. Kaya galit na galit ang mga Hudyo at gusto siyang batuhin dahil inaangkin ng taong ito ang kaniyang pagka-Diyos. At iyon yung ayaw nilang matanggap. Bakit? Utusan ba ang Diyos? Kailangan bang magpaalam sa kanila ang Diyos para sabihin, teka muna, ipapadala ko ang aking anak para sa isang misyon? Hindi, sapagkat sa kaniyang sariling kakaniyahan, ang Diyos ay gagawa para sa kabutihan at kaligtasan ng tao without the approval ng mga taong nakikinig sa kaniya. Hindi natin kayang kontrolin ang kaisipan ng Diyos sapagkat ang kaniyang pagka-Diyos ay naroroon sa kaniyang pag-iral simula't simula pa. Kaya ang pagpapadala niya sa kaniyang anak ay isang imahe na buhay ang Diyos at siya ang tunay na daan patungo sa katotohanan. Ito ang unang grupo na ayaw tanggapin si Jesus. Kaya siya ay bumalik sa disyerto kung saan nagbibinyag si Juan. At ito ang pangalawang grupo ng tao. Sinabi niya sa mga taong ito na siya ang Mesiyas. Kaya't siya'y naniwala, silang lahat ng grupong ito ay naniwala at nagpabinyag din katulad niya. Dalawang grupo, isang grupong rejected si Jesus at isang grupong tanggap si Jesus at nakikinig sa kaniya.
Saan tayo nakabilang bilang Kristiyano? Sa grupong nagre-reject sa Kanya dahil hindi naniniwala sa Kanyang kapangyarihan o grupong nakinig sa Kanya at naunawaan ang pagkatao ng Diyos na ito na kasama nila. Kaya po sa ating buhay Kristiyano, baka po mas madalas tayo ay nagre-reject kesa sa tumatanggap. Baka po mas madalas inuutusan pa natin ang Diyos na gumawa ng himala sa atin kesa tayo'y tumanggap at magpasailalim sa Kaniyang kapangyarihan. Habang tayo ay nalalapit sa pinakabanal na mga araw na karurukan ng ating pananampalataya, hayaan nating ang Diyos ang magdala sa atin sa katotohanan na kung wala ang Diyos, ang lahat ng bagay na ating nararanasan ay hindi magkakaroon ng katuparan. Ang banal na mga araw na ito ay karurukan ng ating pananampalataya. Hindi lamang tayo nagdidebosyon, subalit kailangang ang debosyong ito ay umaangat sa pananampalatayang nagbibigay ng apoy upang hindi mamatay ang paniniwalang meron tayo sa ating buhay. Ang Kristiyano po ay buhay ng paglalakbay kasama ang pag-unawa sa Kaniyang banal na salita upang ating makamit ang katotohanan ng buhay. Hindi tayo deboto lang. Tayo ay debotong Kristiyano na sumusunod sa Diyos sa lahat ng bagay. Huwag nating i-reject ang Diyos sa oras na hindi natin siya maunawaan, sapagkat ang kaisipan natin ay napakalimitado kung ikukumpara sa kaisipan ng Diyos na punong-puno ng awa at punong-puno ng pag-ibig. Maaaring sa ating karanasan, may mga tanong na hindi natin makita ang sagot. Maaaring may mga karanasang hindi natin maunawaan kung saan matatapos. Maaring may karanasang napakalabo ng umpisa kaya't hindi mo makita ang katapusan. Ganon din naman si Mama Mary na nasa ating harapan. Kung papaano ang kaniyang 7 hapis ay hindi niya maunawaan, pero nanatili siyang nakayakap kay Jesus at sa pangako ng Diyos. Sa gitna ng ating kahirapan, sa gitna na ang mundo ay palaging tama at wala nang mali, minsan naliligaw tayo sa kaisipang hindi natin gusto. Kaya naririto ang Poong Jesus Nazareno upang ating maging tanglaw at maging gabay sa paglalakbay ng buhay. Kung papaanong ang mga unang grupo sa templo ay hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus, tayo naman na mga Kristiyanong humahawak at naniniwala sa Kaniyang pagka-Diyos ay kakapit hanggang dulo, hanggang sa buhay na ipinangako sa atin, ang buhay sa kalangitan at buhay na walang hanggan. Ganyan ang ating pananampalataya. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kahinaan at kasalanan, tayo'y mulit-muling bumabalik sa Diyos sapagkat alam natin na kung wala ang Diyos, walang mangyayari sa ating buhay.
sapagkat ang Diyos lamang ang tunay na tanglaw at gabay ng buhay na tinatahak ng bawat isa. Tanggapin po natin ang Diyos. Gawin natin siyang kasama sa ating paglalakbay upang mas madali nating makamit ang lahat ng ating pangarap at mithiin sa buhay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesukristo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus tulad ng libadora naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay naway hindi makasira ng ating loob, bagkos makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Isama natin sa panalangin ang lahat ng ating mga personal na intensyon, ang intensyon para sa ating buong pamilya, ang ating mithiin at pangarap para sa kanila, ang intensyon para sa ating mabuti at magandang trabaho, ang intensyon sa ating mga pag-aaral at sa eskwelahan, lahat ng intensyon na nagdadala sa atin para sa kalulubalhati ng Diyos at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong damban ay aming maganap, upang sa paglahok namin lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod ko ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapid mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang dakilang imahe ng Diyos Ama. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office, tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa pre-school hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy. Ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929, 8244-5609, and 0966-211-2152.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng debosyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.